Hello guys, this is me again, Mark Paragas, and welcome back to my vlog. Another day, another travel vlog of course, and for today's video guys, due to public demand. Damn! And I know most of you guys are waiting for this moment na makabalik ako kung nasan man ako ngayon. And I'm really, really excited guys. Actually, biglaan lang to. Mamaya ikukwento ko kung ano yung mga nangyari. Huwag na natin patagalin pa. Maayong adlaw guys, and welcome to Bohol! And yes guys, you heard it right. We are back here in Bohol. And again, I'm really, really excited to do another vlog. I know guys, na napanood niyo yung ating vlog, like countryside tour, Panglao tour, and island hopping. So ngayon, we are going to explore the other area or places here in Bohol na hindi pa natin napupuntahan. Kung naaalala nyo, si Kuya Melvin, siya yung naging tour guide natin and driver nung nag-Panglao tour tayo. So ngayon, I've decided na i-hire ulit si Kuya Melvin and we are going to Lubok River Cruise. Sa countryside tour guys, ang Lubok River Cruise ay actually optional. So nung nag-countryside tour tayo, last nating Bohol, ang nangyari guys, instead of Lubok River Cruise, dinala tayo ni Kuya Jonathan sa Rio Verde River Cruise kasi sinadjust niya yun because konti daw yung tao doon. So ngayon guys, I just want to compare kung ano yung experience na ibibigay sa atin ng Lubok River Cruise since nakapag-try na tayo ng Rio Verde River Cruise. Labas na tayo guys. So guys, wait lang natin si Kuya Melvin. Ayan, tumatawid lang tayo. It's nice to be back here in Bohol, guys. I'm super love it. Ay, ito na. Ay, Kuya. Musta? Ayan, namiss ko yung tricab mo eh. Ayan guys, si Kuya Melvin. Ayan. Updated tong number mo, Kuya, dito. Apo. Yung 0930. Dami naghahanap eh. So ayan guys, sa mga naghahanap ng tour at gusto nyo ma-experience ang tricab, kontakin nyo lang si Kuya Melvin sa 0930-2626-260. Ganda ah. Time check guys, it's 12:20 PM and mukhang dumaan lang yung ulan dito, tapos mukhang aaraw na rin. So guys, first stop natin after airport, punta muna tayo ng hotel para mag-check-in at iwan yung gamit natin. Tapos after noon, we're gonna start the Lubok River Cruise. Kuya, ilang oras ang biyahe? Isang oras. Yung Rio kasi yung na-try ko before. So sabi ko, try ko naman yung Lubok. Lubok. Yung po yung original. Ah, okay. Sige, para ma-compare ko kung ano maganda. Kasi nakita ko may mga nagpa-perform pa eh. Lubok. Oh, pero sa Rio wala eh. A few moments later. So time check guys, it's 12:45 and now we are heading to our first stop, which is the Lubok River Cruise. And nahabulin natin guys ang kanilang last call. So approximately 50 to 55 minutes ang travel guys from, sabihin na natin, McDonald's sa Alona going to Lubok. 1 hour later. Sige. Okay. Sige Kuya, later. Okay guys. Asan ka? Dito tayo. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa Lubok River Cruise and we're gonna experience yung kanilang lunch buffet. So ngayon nakapila tayo. And our number is 263. Tapos pupunta tayo doon para magbayad. And in fairness guys, aircon dito while waiting. Ayan. So siguro for the day, pang number 263 tayo. So ibig sabihin, ganyan karami yung guests or tourists na pumupunta dito para matry ang Lubok River Cruise.
Malapit na guys, 263. So by the way, kung may mga sasakyan pala kayo na dala or kahit nirentahan na sasakyan, bago kayo pumasok dito, meron na sa inyong mag-guide at magbibigay ng number guys, depende kung ilang heads yung sa isang sasakyan. Tapos pag naka-park na kayo, then yung number, don't forget to bring it with you kasi yun yung number na hihintay nyong matawag dito guys. Tapos, pag natawag na yung number ninyo, pupunta kayo doon kay Kuyang naka-green na nagtatawag ng number and magre-register tapos magbabayad. And in fairness dito guys, masarap tumambay dito kasi aircon. And guys, kahit maraming tao dito, sobrang organized. Tapos maraming upuan while waiting for your number to be called. Sobrang organized, nakakatuwa. O, diba? And by the way guys, sabihan ko na rin kayo na Monday to Thursday, 2:30 PM ang kanilang cut-off. At kapag Friday, Saturday, Sunday, up to 3 PM. So make sure na kapag pumunta kayo dito is makahabol kayo sa bago sila mag-cut-off. And time check, it's 1:45 PM. So as you can see, marami pa rin dumarating, marami pa rin pumapila. So mukhang hindi talaga sila guys nawawala ng turista. 262. Ayan na guys, I'm next. 263. Hello sir, 263. 263. Only one? Masino pa usawin? Doctor 2 sir, dito pa isa. Hello sir, 266. Ito, sudra na. Oh guys, we got our ticket. Pang last ata tayo. Boat number 6, table G, P with 4-1. This is nice. Actually guys, niyaya ko si Kuya Melvin na mag-try din. Kaso sabi niya, meron pala silang meal dito. So, meron silang meal na pinaprovide sa mga driver. Kaya hindi na siya sumama. So, again guys, magkakwentuhan tayo pag nakaupo na tayo. And this is a different one guys. Last time na na-try natin is yung Rio Verde River Cruise. And this time, since nagbalik tayo ng Bohol, we're gonna try the Lubok River Cruise. Baka meron tayong katabi. So here we are guys, boat number 6. And hindi ko lang alam kung saan yung upuan. So ito guys ang ating meal, may rice, may pansit, may lechong kawali, may barbecue, may hipon, my favorite, and fried chicken. Actually marami guys, marami pa. Merong isda pala. And then Sprite, tapos juice. Libre na yung juice guys, tapos ito, additional order na lang natin. Wow, bon appetit! So ayan guys, bon appetit! Look at this. Tinis na pagod tayo sa biyahe natin guys. Lafang to the max. And then later on magkukwentuhan tayo. Okay, so let's have the first bite. Nakakataga yung lempo guys. Look, mabalat. Paglapag na paglapag guys, kinuha ako agad. O diba? So guys, yung kanilang liempo, yung balat, crispy, bagong-bago. Masarap. Masarap siya with rice talaga. I hope narinig nyo yun. Let's try the pansit. Malasa guys yung pansit nila. Kasi normally, di ba, nakakapag-try na ako ng mga ilang buffet. Medyo bland. Pero ito malasa in fairness. Let's try their tuna. Itinik.
Parang ginataang isda. Ang sarap. Alright, let's check their food, guys. Maayong adlaw, guys. Welcome to Bohol. So we are here sa Lubok River Cruise, guys. And this is a must try. This is actually part of the countryside tour na ginawa natin. Pero may dalawa kasi yan, guys. Merong Rio Verde and Lubok River Cruise. Nagkataon lang, guys, na sinuggest ni Kuya Jonathan sa atin na mag-try tayo ng Rio Verde kasi wala masyadong tao doon. Pero ngayon, since bumalik tayo sa Bohol, we tried the Lubok River Cruise, and I must say this is a must try. Same goes with the Rio Verde River Cruise, guys. The food is the same. Masasarap ang mga food nila. The view is almost the same. Ang pinagkaiba lang niya, guys, sa Lubok River Cruise, which is itong cruise na to, meron mga part dito na titigil yung baka nyo, tapos may mga magpa-perform with the native dance ng mga taga-Bohol. Nakakatuwa and nakaka-add siya sa entertainment aside from the performer na nandito sa cruise mismo. So guys, if you want to try the Lubok River Cruise, this is 850 pesos only. May cut-off time, by the way. Kapag pupunta kayo, guys, sa Monday to Thursday, ang cut-off time nila ay 2:30 p.m. And kapag pupunta naman kayo ng every Fridays, Saturdays, and Sundays, 3 p.m. ang cut-off. For 850, i-flash ko na lang dito ulit yung ating price list. Guys, I'm super excited na nakabalik tayo sa Bohol. And of course, aside from the tours na na-experience natin, like the countryside tour, the Panglao tour, and the island hopping, we're gonna try something else. Pwede doon? Umupo? Oh, sir. Wag lang sa sa'yo. Dito lang, ha? Ayan, guys. Special. Dito tayo magkwentuhan, guys. Sobrang worth it ng Lubok River Cruise. And nakapansin nyo, ayan sila. Ay, nagpa-perform, of course. Ayan. And this is the view na makikita ninyo. Time check, it's 5 minutes before 3 o'clock. This is really nice. Maganda yung view. So by the way, guys, i-compare lang natin yung Rio Verde River Cruise and Lubok River Cruise. So pagdating sa food, it's almost the same. Sobrang sarap.
ng food, sobrang worth it. For the view, pag nag-try kayo ng Rio Verde River Cruise, mas open lang yung view kasi may mga kalsada ka makikita, may bridge. Pag nag-try naman kayo guys, ng Lubok River Cruise, mga parang gubat makikita ninyo. And sobrang napakasulim, sobrang tahimik guys. Actually, ito nga lang yung banda ang pinakamaingay dito. Pero, syempre nakakadagdag entertainment habang nagkukrus tayo at kumakain. So, for the process naman guys, actually pareho namang organized, pero mas maganda lang sa Lubok River Cruise guys. Pagdating nyo, dun sa may ticketing area, is aircon. Tapos, kahit na maraming tao, well, itong bangka ata, we can accommodate up to 30 to 40 persons. At saka, hindi kayo maubusan ng food, guys. Kahit maubos na yung food ninyo, pwede kayong bumalik. Actually, hanggang ngayon nga eh, meron pa rin. Okay, guys. Sobrang ganda guys. And I know marami sa inyong nagtatanong, marami sa inyong excited bumisita sa Bohol. Guys, Bohol is merong ino-offer na kakaibang ganda compare sa Boracay, compare sa Coron or sa Palawan. So, ay nako guys, sobrang ganda dito sa Bohol. At aside from the Panglao tour, countryside tour and island hopping, sobrang dami pang mga tour packages na ino-offer sila dito para ma-explore nyo at ma-engganyo kayong bumalik dito sa Bohol. So after nito guys, we will try si Katuna, Mirror of the World, yung mga replica ng mga tourist spot and kung saan kilala yung mga iba't ibang bansa. And guys, kukwento ko na rin pala na nakuha ko itong ticket ng Bohol using the said bus voucher ng Cebu Pacific. Para sa mga hindi nakakaalam, si Cebu Pacific yung naglalabas palagi ng promo every month of March and April ng tinatawag na Ced Pass, and you're gonna pay for like 300 plus only for the ticket or for the voucher, and you have the option na gamitin yun if you are planning to travel from 7 days up to 1 month. And fortunately guys, feel ko yung pagiging excited na bumalik sa Bohol. Naalala ko meron pala akong Ced Pass voucher. Nagkaroon ng slot guys dun sa date ngayon na napili ko. Kaya we're here in Bohol, enjoying the moment and enjoying the view, and sobrang ganda talaga dito guys. And going back to the Ced Pass guys, naglalast siya for 1 year. Kung may mga na-purchase kayo na Ced Pass from 2023, magagamit nyo na lang siya until end of April 2024. So regarding naman guys sa Ced Pass, kung masasuggest ko ba siya or worth it ba siya? Well, if you're a solo traveler, if you're couples na mahilig mag-travel, yung agad-agaran na decision, yung pala decision guys, and ang gusto nyong lakad is agad-agad like 7 days from now up to 1 month, well, this is for you guys. Ced Pass is for you. But if you're family or sabihin natin group of 4 or 5 person pataas, I will not encourage you guys to purchase kasi nga limited lang guys yung mga slot na nilalabas ni Ced Pass per destination. Minsan sa isang domestic flights pa nga wala. And by the way, this is more on domestic flights lang, not for international. So anyway, so yun na nga, not for family kasi mahihirapan lang kayo mag-book kung maramihan kayo. Pero again, if you're a solo traveler or dalawa, I guess mas mabilis makapagpabook. So yun lang. A few moments later. Okay guys, so we are done sa ating Lubok River Cruise experience. It was an amazing experience. Ganun lang naman ako guys, kahit simple eh, pero nagustuhan ko. Nakaka-excite na. And nakaka-amaze. So you should visit and try and experience the Lubok River Cruise kapag nag-countryside tour kayo. Or kahit, actually kahit hindi kayo nag-countryside tour, katulad ko, ito lang yung pinuntahan natin for today's video guys. So that's it for the Lubok River Cruise experience, and I hope na-enjoy nyo yung view natin, yung pagkain natin, natakam kayo. Kayang-kaya ng tricab, kaya ng sasakyan, kaya ng motor kung gugustuhin ninyo. See you on our next destination. Okay guys, so nandito tayo ngayon, papasok ng si Katuna, Mirror of the World. Ayan. And bago kayo makapasok ng entrance guys, meron kayong babayarang environmental fee na 20 pesos. Yun yung mga expect nyo for future development pa yan guys. Ayan, so hanggang phase 2 pa lang so far. Ayan. What you will expect inside. And phase 2, 90% completed. Okay, so no food allowed inside. And guys,
Tapos kung gusto nyo mag-rent ng cart, see the world in one place. Okay. Isa lang. 150 lang, sir. Oh, sir, okay lang coin? Okay. Thank you po. Thank you. And guys, pagpasok nyo, ito agad bubungad sa inyo. Si Katuna's Mirror of the World and the Botanical Garden. Mirror of the World because some of the iconic building or places, some of the countries, ay may replica dito. Okay guys, oh, Shutaka, meron dito kay Cinderella, oh. meron sasakyan ni Cinderella guys. And Tong Earth, Vikings. Tapos si Santa Claus. Dito muna tayo sa wala masyadong tao guys. Let's have a 4K virtual tour ng si Katuna Mirror of the World. Ay, paakit agad tayo guys. Nag-shortcut ata tayo pero ayan sige. Dito muna tayo sa taas para pababa tayo ng pababa mamaya. Ang taray o. Hollywood! Oh my God, nakarating na ako sa Hollywood! Char. Ay, mali itong ginawa ko. Hogard! Wait. Hogard guys, wait. Parang mali ako ng inuna guys. Paakit ang Hogard. Ayan o. Guys, nakikita ko ng Hollywood. Char. Oh guys, Gate of Heaven ng Bali, Indonesia. Ay, ina pala. Oh, pak. Taray. Oh. Mamaya na tayo dito. Oh, ayan, pake tayo. Whew, Hogard. Kung pupunta kayo dito sa Sikatuna, isa to sa mga side tour na ino-offer dito sa Bohol. So guys, kapag dumaan kayo sa gilid, tapos umakyat agad kayo, tutumbukin nyo yung kanilang restaurant na tinatawag na Cafe Acropolis. Kung napagod kayo dito sa loob ng Sikatuna, then you can make tambay-tambay here for some refreshment. So yun yung ginagawa ng iba dito. Ngayon, ang gagawin natin is mukhang kailangan natin bumaba at umikot. Parami puro. Kusinetan jogatri na tola sundana falling down kamchuryo esotta mamda terkilka ba tomanga boryeotji after na mag-Lubok River Cruise tayo, dumiretso tayo dito guys sa Sikatuna Mirror of the World. And this is actually part of our day 1 tour.
Tapos na kasi tayo sa countryside tour, Panglao tour, island hopping, which yun yung mga main tour na ino-offer dito sa Bohol. So now, bumalik ako sa Bohol para itry yung mga side tour na ino-offer dito. Actually, dumating kasi tayo sa airport, Bohol Airport, ng around 12:30 p.m. Nag-iisip ako kung ano yung tour na pwede kong kunin para hindi masayang yung parang first day natin or day one. So I decided na kontakin na rin si Kuya Melvin. Siya yung nag-Panglao tour sa atin, naging guide natin and driver. Kinuha ko siya to try another tri-cab experience, guys. So nangyari, after natin sa Bohol Airport, dumiretso tayo ng Lubok River Cruise. And now, nandito tayo sa Sikatuna, Mirror of the World. So by the way, Sikatuna Mirror of the World, guys, is mga replicas na may iconic spot or tourist destination some of the countries around the world. So as of the moment, guys, nasa phase 2 pa lang sila and they are developing phase 3, 4, 5, and 6 soon. Papakita ko sa inyo, guys, kasi sa entrance makikita nyo kung ano yung mga makikita nyo dito, yung mga phase 1 development na completed na and phase 2, I think nasa 90% progress na siya. So papakita ko sa inyo kung ano yung mga expect nyo dito sa loob. So ayun, guys, sobrang grabing nilabas kong pawis. Parang alam mo yun, sobrang dami ko nakain sa Lubok River Cruise, tapos dito nilabas lahat ng pawis ko. Parang mapapabuffet dinner tayo. Charot lang. Kung pumunta kayo dito ng Bohol, don't try to compare Bohol, guys, to Boracay. Kasi both destination or both places has different vibes, different experience na ino-offer. Nangyayari kasi, guys, na may mga taong nagko-compare na mas maganda daw sa Boracay compare sa Bohol. So, I would say na Bohol is more of a quiet place to visit. Kasi ang Boracay beach lang eh. Pero may mga other tour naman sila, mga land tour na ino-offer. Pero dito sa Bohol, halos buong Bohol, guys, may mga tour pwede nyo na mapuntahan. So again, guys, dito sa Sikatuna Mirror of the World, 150 pesos lang ang entrance. Ipa-flash ko na lang ulit dito sa screen yung price for senior citizen, PWD, and mga kids. Hindi naman ako nagre-reklamo, guys, but this is a bit tiring experience yung Sikatuna kasi malawak, tapos paakyat, baba, and at the same time, hindi naman ako magre-reklamo kasi sobrang ganda ng panahon. Knowing na ang Bohol, guys, yung ulan dito, dadaan mga wala. Kung tutuusin, parang half day tour ang ginawa natin ngayon for day 1. So paglapag natin from the airport, kinontak ko na agad si Kuya Melvin, nagpasundo na ako, and then dumiretso na kami sa hotel muna para i-drop lang yung luggage ko, yung bag ko. Tapos nakapag-check-in na rin ako. Early check-in, guys, ha, 12:30 nakapag-check-in na ako. Shout out to Leox Hotel. Sa mismong tapat lang, guys, ng ano to, McDonald's bago mag-Alona Beach. Tapos dumiretso na kami ni Kuya Melvin sa Lubok River Cruise. Sobrang gandang view, guys, ng Lubok River Cruise. I would suggest na itry nyo yung dalawa, yung Lubok River Cruise and Rio Verde. Tapos after ng Lubok River Cruise, dumiretso tayo dito sa Sikatuna. Next stop natin, guys, babalik na tayo ng Panglao para magpahinga sa ating hotel, Leox Hotel. Tapos magkakaroon tayo ng room tour. Dito talaga tayo pumasto, guys, sa may electric fan. Ang init. Time check, it's 4:45 p.m. So sakto lang yung time natin, yung ating itinerary for our half day tour dito sa Bohol. And I hope, guys, na enjoy nyo again ang ating pagbabalik dito sa Bohol. So kapag meron kayong mga flight, guys, like yung katulad sa akin, darating kayo ng Bohol ng mga 12 p.m. I would suggest, para hindi masayang yung time ninyo, go straight for a half day tour. Kung gusto nyo gayahin yung ginawa ko, you can go directly to Lubok River Cruise for your lunch buffet, then Sikatuna Mirror of the World sa hapon, and actually mas maganda ata, guys, pag gabi, pag inabutan kayo ng gabi dito. And by the way, kapag night visit dito sa Sikatuna ay 200 pesos ata. Thank you so much for all your overwhelming support. Kahit paunti-unti yung pag-angat ng subscribers natin, I will guide you pa rin sa mga magagandang lugar na pupuntahan natin para naman hindi kayo mahirapan. And guys, dumadami na yung mga tao kasi pawala na yung araw, and I think mas maganda dito, guys, tumambay kapag gabi. So we are done here, guys, sa Sikatuna's Mirror of the World. So now, labas na tayo, imi-meet natin si Kuya Melvin, and we are going back to our hotel for rest time. Tama nga, guys, parang mas maganda dito pag gabi. Pero anyway, hindi tayo magpapang-abot sa gabi. And look at this, guys, the view, 360 view of Sikatuna's Mirror of the World.
Ito guys, yung park rules and guidelines. Basahin nyo na lang. No outside food. Pagod. Okay na. Alright, so we are done sa Sikatuna's Mirror of the World. Now we are heading back to our hotel. And later siguro magpapamassage tayo. So that's it for our half day tour dito sa Bohol guys. One hour later. Kuya, sa'yo na yun ah. Ano yun? Ensaymada? Okay. Nagkano kuya ulit? 1.4 sir. 1.4 and 1.6. Thank you ah. Sobra po. Okay na yan. Thank you, kuya. The next day. Hello guys, this is me again, Mark Paragas. This is actually the continuation yung mga ginawa natin kahapon. Yung nag-half day tour tayo. Straight from the airport, nag-check-in tayo sa hotel natin. Dumiretso tayo ng Lubok River Cruise, tapos Sikatuna's Mirror of the World. And then, bumalik na tayo sa hotel. And I forgot mag-vlog or mag-room tour sa inyo. So, kagabi, naligo lang ako, tapos nagpa-massage ako guys. Sobrang sarap ng massage, in fairness. So, this time is mag-room tour muna tayo. So, na-assign ako guys sa room 2. Ang maganda dito guys, keycard na siya. Tapos nag-automatic lock siya. If you're parang looking and after for your safety, kapag nagbabakasyon kayo, safe na safe dito guys. And then dito, merong open cabinet siya guys. You can hang your clothes. Tapos yung mga dirty clothes nyo, pwede nyo pagsamahin dito. And on this side naman, meron silang area for your luggage and table. You can work, you can eat, tapos meron silang kettle, may libreng coffee, creamer, and sugar na rin guys, tapos may libreng tubig. So siya ng bottle water nila. Tapos, merong TV. Ayun nga lang guys, local channel, wala silang Netflix. Dito naman on this side, let's go. Ito ang kanilang toilet and bath. Ang kanilang lighting guys, very aesthetic ng kulay. Tapos din merong lavatory, sink, may libre na yan, toothbrush, shampoo and soap. And then, the toilet, may bidet, 10 out of 10, may tissue, shower, hot and cold. Tapos kung ayaw nyo naman dito, meron dito sa ilalim. Mas malakas dito sa ilalim. Alright, so we are done here sa toilet and bathroom. So ngayon, of course, I'll show you yung kanilang bed. Nabuk ko pala tong room na to sa Agoda, Leux Hotel, L-E-U-X Hotel, for only 2,000 pesos per night. This room is good for 2 person. So kung dalawa kayo, i-divide nyo na lang, so parang lumalabas na 1,000 per night kayo. This is actually a queen size bed, as per Agoda. Pero, feeling ko parang king size bed na to guys. Yung room na to pala sa Agoda, piliin nyo na lang or check nyo na lang yung deluxe queen bed. Look, parang siya talagang king size bed. Ang laki niya. So anyway, diba, at least comfortable tayo matutulog. And then, merong nag-iisang side table. May dalawang lamp. Tapos dito guys, ito yung window. Kapag in-open nyo yan, sobrang ganda ng lighting ng araw. Diyan mismo, nagsa-sunrise. Tapos, makikita nyo na yung mismong main road. O diba?
So guys, sobrang sulit. The fact na nakapag-early check-in tayo, plus one na sila doon. Pinayagan nila tayo guys na as early as 12:30 PM na makapag-check-in. So guys, kung pupunta kayo ng Bohol, though wala siyang swimming pool, wala siyang breakfast, ang maganda lang dito guys is mismong main road na. Mismong katapat lang siya ng McDo guys. And sobrang dami na ng mga ganap dito. May massage, may restaurants, may cafes, may fast food resto, may mga bars. As in, parang andito na. So ako naman kasi guys, ang naisip ko na palagi naman akong lalabas, palagi ako may tour. Kaya inisip ko na parang kailangan ko lang ng a place na safe para tulugan, para iwanan ng mga gamit ko. So I found this Lyok Hotel. So you might want to check Agoda kung gusto niyo magstay dito. Sobrang safe. So time check guys, it's 8 AM pa lang. Magbe-breakfast muna ako and then magdi-DIY tour tayo today. So ito yung second day natin in Bohol. And if feeling nyo wala kayong gagawin, nagawa nyo na halos lahat, then you have your free time. So ito yung tinatawag natin free time. Day 2 free time, pero may mga pupuntahan tayo. Maghihinagdanan cave tayo. Maliligo tayo sa Hinagdanan cave. Kasi nung nagpanglaw tour tayo with Kuya Melvin, hindi natin na-try yung maligo. So this time, since I have my time, my free time, maghahanap ako guys actually ng motor na marerentahan dito sa Bohol. Then pupunta tayo ng Hinagdanan Cave. Then after Hinagdanan Cave, meron tayong pupuntahan sa gabi. Sa clock ko lang siya nakita. Ito yung tinatawag guys na North Zen Villas Bay Views. 198 pesos only. Tapos itatry din natin mag-lunch dun sa tinatawag na The Mist. Masyado daw yung overrated. Pero itatry natin. Malayman natin, iba-iba yung ma-experience natin, iba-iba yung mga food taste natin. So we'll try that later on. So that's it guys. See you later. Pre-prepare and then lalarga na tayo. Mama.